May mga pagkakataon talaga na sabihin sa akin dito, Father, asensya na po ah. Sa ngayon, prayers muna para makapagpatayo po kayo dito ng simbahan. Saka na po kami magdo-donate. Kasi po, alam po ninyo, kahit din ngayon, honestly, kahit konting kirot sa puso ko, wala talaga. Wala talaga. Nakikinig sigurado ang marami kong kaibigan. Kahit isa sa inyo, alam ninyo, wala akong hinihingan. Simula pa nang mapunta ako dito. Ayoko kasi yung pag dumadating na ako, feeling ko, yung mga kaibigan, ayan na. Nako, may hingin niya. Nako, Mari, lumayo-layo ka. Nako, ayoko nang ganon. Isa pa, lahat naman tayo may pinagdaraanan ngayon. Ayoko yung mapasubo sa akin ng isang tao, tumango sa request ko, mapapasubo. Gayong may pinagdaraanan din pala ito. So nakadagdag pa ako sa problema ng tao. Kaya para sa akin, okay lang. Lagi kong sinasabi, kayo po ang bahala. Anytime. According sa dating ng biyaya sa inyong buhay. Kung ano yung maluwag sa inyong kalooban. God loves a cheerful giver. Eka nga. Sinasabi sa Proverbs 3:27-28, anumang kawang gawa na iyong magagawa, huwag mong ipagkakait sa iyong kapwa. Kung meron ka ngayon na kinakailangan ng kapatid mo, ibigay mo na sa kanya. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik wa. Huwag mo nang sabihin sa kanya, bukas, bumalik ka at ibibigay. No! Now na! Sapagkat marahil o sigurado pa nga ako na ang dahilan kung bakit meron ka ngayon ng kailangan ng taong ito ay sapagkat talagang pinagtagpo kayo ng Diyos o kaya'y narinig mo ang tungkol sa Kanya sa oras na marinig mo, nasa sa'yo ang kinakailangan niya. Bakit? Sakto! Kasi binigay talaga sa'yo ng Diyos yun. Itinakta talaga sa'yo ng Diyos yun para ibigay mo sa Kanya. So lumalagay na hindi talaga yun para sa iyo, kundi para sa Kanya. Ano naman yung para sa akin? Yun ang mas magandang tanong. Mas bongga, mas marami, mas maganda, mas mabuti. Pero ibibigay lang niya sa iyo kapag ipinigay mo yung nasa sa iyo para dun sa tao. Huwag natin subukan ang Diyos. Hindi siya nasusubukan sa Kanyang kabutihan. Kaya nga narito ka ngayon eh. Bagamat maraming problema, alam mo, mabuti ang Diyos. Mas maraming blessing kaysa mga na-encounter nating problems. In fact, marami sa mga problema mo ang napagtagumpayan mo dahil inasikaso mo ang buhay ng iba, dahil nagkaroon ka ng concern sa iyong pamilya kahit may sariling pamilya ka na, dahil nag-aabot ka pa rin kahit papaano sa magulang mo, kahit napag-iiwanan ka na sa ipon mo, kahit may pangangailangan ka rin, kahit may gusto ka pa rin gawin, dahil isusubo mo na lang, ibibigay mo pa yung inasikaso mo ang problema ng iba. Kaya ka nakaka-encounter at nakalampas sa ibang mga problema sapagkat inasikaso ng Diyos ang iyong problema. Huwag tayong pasubok sa Diyos. Yun ang mahalaga. Kasi baka tayo masubukan niya. Sinasabi ko po sa inyo kung paano napaka-posible sa Diyos. Yung sa Kanyang nakikita habang nagbibigay ka ay mas bibigyan ka niya, mas magkakaroon ka pa. Baka posible rin sa mata niya na mas mawawalan tayo mentras nagpukuripot tayo. Kaya sana mga kapatid, huwag tayong matakot magbigay kahit may pangangailangan din po tayo. Sapagkat in the end and in the long run, ginagawa natin para mismo sa ating sarili ito.